Kasi nung na-college ako, 75 cents lang ang pumatay ko sa jeep. Oh my God! Wow! Yan, magandang umaga, Nay. Magandang umaga din. Ilan taon na po tayo? 58. Ano pong ano natin na dito po tayo nakatambay sa Intramuros, Comelec? Nangingi lang po ako ng tulong para sa mga gamot po, tsaka vitamins. Nagkasakit po kasi ako ng 2000, na-diagnose ako ng 2018 ng lung cancer. So, dahil doon sa pandemic, nahirapan akong wala nang nakapagsuporta sa akin, sa mga anak ko, kasi nawalan po sila ng mga trabaho that time. So, syempre sa kagustuhan ko na tuloy-tuloy yung pag-inom ko ng mga gamot ko. Kasi yes, syempre, totoo, Nay. Gumawa ko ng sarili kong paraan na ganito. Ay, marami naman akong kakilala dito sa Comelec at saka dito sa Landang. So, sila yung kasalukuyang tumutulong sa atin ngayon. Kaya yung kasalukuyang tumutulong sila, sila lang yung dito. Kaya araw-araw nandito ako para ma-avail ko po yung paibibili ko po ng mga gamot ko at saka vitamins. Sabi mo na, meron kang mga anak na, ilan po yung anak na yun? May asawa na po yung tatlo. Yung isa na lang po yung bunso, yun lang po yung kasama. Ayun, yun na yun, kung sakali ho, manawagan ho kayo kung yan po sa mga kababayan natin, baka may naging to ang puso kayo dyan kay nanay, pwede nyo po siyang kontakin. May number ka po ba, Nay? May number din sa anak ko. Wala ka po bang cellphone? Ayan mga kababayan, pwede nyo naman ako i-email kung sakali ho meron ho kayong itulong kay nanay. So si nanay po ay merong sakit na lung cancer. Lung cancer. Stage 3. So kailangan ni nanay ay magkaroon ng araw-araw na maintenance na gamot. Sa ating mga kababayan, sana naman po, mga kababayan, kung meron ho kayong, patingin ni tanay, nagito ang puso dyan sa ating mga kababayan, ay maaari po nating tulungan si nanay, mga kababayan. Ito po, kaunting tulong ang hinihingi ni nanay para po sa inyo lahat. At sana po madinig din po ni BBM ang hinihiling ni nanay na matulungan po sana siya sa kanyang financial, sa gamot araw-araw. Ayan. So nanay, kung sakali ho ba na marinig ko kayo ni BBM, anong masasabi nyo ngayon sa kanya? Malaking pasasalamat po kung matutulungan niya ako kasi idol po namin ang Marcoses ever since. Kay Ferdinand Marcos, siya na po yung nagiging nakilala kong presidente simula nung nag-aaral ako hanggang sa graduate ako. Siya talaga. Pero hindi kami nakapag-marcha gawa nga ng 1986. Nagkagulo na. Ibig sabihin ay kayo ho talaga ay loyalist ni Pangulong Marcos. Opo. Marcos po talaga kami. Ayan. So, Nay, kayo po ba, Nay, mayroon kayong maisi-share about sa pamilya Marcos? Marami. Sige, yung nga, mga Nay. Magagandang gawa ni Ferdinand E. Marcos Sr., yung mga natatandaan ko, yung katulad ng mga lung center, heart center, siya ang nagpapagawa niyan. PICC naman po kay Imelda Marcos. Yung mga San Juanito Bridge, yung airport natin na pinalitan na naman ng pangalan na dati ay MIA, Manila International Airport, ang pagkakaalam ko dyan. Kaso lang pinalitan nga nung nakaupo po si Cory Aquino. And then, yung marami po silang na-implement na scholarships program nung time ko, nung college ako. Napakadami nilang natulungan ng mga scholars. Those who are poor but deserving student, nakakapag-aral talaga kahit walang pera. Yun. Yun ang isa sa pinakamaganda nilang project nung araw. At saka yung napakaganda ng mga kalsada, mga daanan, lahat hanggang sa probinsya, ang mga state universities na pinapatayo nila para sa libreng edukasyon ng mga estudyante nung araw. Yung mga Bliss Project, yung
para sa mga pabahay ni Imelda Marcos noon, yan, meron din yan. At saka murang bilihin nung araw. Oh, wow. Yung agriculture, priority nila yun. Mm-hmm. Libreng abono, libreng patubig sa mga magsasaka nung araw. Yung mga lupain na pinamimigay nila sa mga mahirap. Yan ang mga natatandaan ko noon. Tsaka basta kung sana maibalik yung ano, murang bilihin lahat, pamasahe. Kasi nung na-college ako, 75 cents lang ang pamasahe ko sa jeep. Yun ang natatay ngayon, kano ang pamasahe ngayon, di ba? So napakahirap. At saka ang mahal po ng mga eskwelahan. At saka yung isa pa pala, yung pinakapangit ngayon, yung ano, contractual ang mga trabahador. Di ba nagiging contractual eh, sa panahon ni President Marcos. Siya kasi yung nag-implement ng ano, yung tawag dito, eligibility. Pag eligible ka or kahit hindi, basta naka 6 months ka sa trabaho mo, regular, magiging regular ka. Wow. Ngayon, nawala yun. Contractual lahat. Dapat yung lahat ay babalik. Yung napukor nung araw. Napukor. Oh, di ba? Ngayon, Emeralco. Yes. Dapat ano, murang-mura yung kuryente natin at saka yung Maynila na dati ay nawasa. Nawasa ang alam ko. Oo, nawasa. So, napakamura lang noon kasi lahat naka under sa government siya. Hindi katulad ngayon, privatized lahat. Grabe. So, di ba, napaka, ano, napaka, ang laki-laki nang nawala. Totoo, at saka yung totoo. Katulad ng tungkol sa martial law. Noong panahon ng martial law, maraming matakot gumawa ng kasalanan. Diba? Yes. At saka napaka-peaceful noon. At saka yung mga haircut ng mga lalaki, natatandaan ko, ano talaga yung barbers? Oo, bawal yung may humaba ang buhok. Oo. Kaya galit na galit si Pili Aguilar dyan kay President Marcos. Eh. Kaya talagang disiplinado yung tao. Disiplinado. Bakit naman nasabi nyo na galit si Pili Aguilar kasi kayo? Kasi mababa yung buhok. Oo, mababa yung buhok. Hindi kaya nga niya magpupusol. At saka yung mga kanta na mga kinukumpos niya about kay Marcos, siyempre, may galit siya. Siguro, ano siya? Anti-Marcos kasi siya. Eh, kaya, So, ibig sabihin na, gano'n nakarami yung nagawa ni Pangulong Marcos at yung sinasabi nila na magnanako pa daw si Marcos na halos lahat na pinagawa ni Marcos ay napakinabangan hanggang ngayon. Ang pagkakakilala ko kay President Marcos, noon, kapag iba lawyer siya, yes. Kapag may hinahawakan siyang kaso, pinapanalo niya yung mga kaso, hindi po niya siya tumatanggap ng cash. Ang binabayad po sa kanya ay gold. Gold bar po ang binibigay niya ang kabayaran sa mga panalo niya na mga kaso. Tapos nung katulad nung nakulong siya, 'di ba nakulong siya? Hindi siya kumuha ng hindi siya nag-hire ng lawyer. Sarili niya ang pinagtatanggol niya. 'Di ba napanalo din niya ang kaso? Yes. Wala na akong nakilalang pinaka kasi siya lang yung pinaka the greatest president in Asia na nakilala ko na napakatalino. Kapag nag-speech siya, wala siyang kodigo. Tuloy-tuloy siya talaga magsasalita. Napakagaling niya. Siya lang yung nakilala kong presidente na ganun. Sa loob ng 30 years na ba tayo, no? Diba, tatlong dekada na. Parang lalong nagmahal ang bilihin. Pahirap ng pahirap ang lahat. Halos yung kakainin mo na lang. Siyempre, pag nagpapaaral ka, priority mo yung gastusin sa eskwelahan. Ang binabawasan mo ngayon, yung kakainin mo. Doon ka nawawala ng budget sa pagkain. Yes, totoo, nanay. Mm-hmm. Kasi, siyempre gusto mong makatapos yung mga anak mo para hindi mahirapan. May tapos ka na nga, nahirapan pang mag-apply ng trabaho. Kaya, napaka ano. Tsaka ano, iba yung ano ngayon, iba yung parang binababoy tayo ng ibang bansa, di ba? Noong panahon ni President Marcos, wala yung mga DHTH na yan. Meron yun, pero ang pinupunta nila kung hindi Hawaii, US. Kasi ang hinahabol ng mga Pilipino noon is makakuha ng green card. Kasi after 5 years ka magstay doon, green card holder ka na. So, ang mga Pilipino, hindi basta-basta. Kasi matatalino talaga ang Pilipino. Tayo yung pinakamagaling mag
English, yung grammar natin. Yes. Napakahusay. Dahil kay President Marcos, kasi iba yung trend na tinuturo niya sa mga estudyante, sa mga ano, hindi katulad nung, hindi ko alam kung sinong presidente ang nagpalit ng ano, na tinagalog na yung mga ano, magiging bobo tuloy yung mga, di ba? Tinagtan yun eh. From English, ang teaching nila, nandito sila sa Tagalog. Iba ang method of teaching ng panahon ni President Marcos.